7 True Crime or Serial Killer Documentaries na baka hindi nyo pa napapanood. American Murder, The Family Next Door. Sobrang nakakagalit at nakakapanghina ng case na to. Kulo to sa Watts family na nakatira sa Frederick, Colorado. On August 13, 2018, si Christopher Watts na tatay ng pamilya ay pinatay ang kanyang buntis na asawang si Shannon, 34 years old, at ang kanilang dalawang anak na sina Bella, 4 years old, and si Celeste na 3 years old. Ang pinakakinainisan ko dito yung ginawa niya sa dalawa niyang anak na pinagkatiwalaan siya. Hindi ko maintindihan kung bakit ito yung naisip niyang gawin knowing na ang dami niyang pwedeng piliin na ibang option. Next is Heaven's Gate. Tungkol ito sa isang kulto na may 39 na members na pinamumunuan ni Marshall Applewhite. On March 1997, nakita ang bangkay ng mga miyembro ng Heaven's Gate sa loob ng isang mansyon. At dito nalaman ng mga pulis na sabay-sabay nilang tinapos ang buhay nila. Ang dahilan kung bakit daw nila ito ginawa ay dahil parating na yung mga sundo nilang UFO. Sobrang kinilabutan ako nung napanood ko yung documentary tungkol dito. Available to online in yung title and yung channel kung gusto nyong panoorin. Next is Don't Fuck With Cats, Hunting an Internet Killer. Ito yung tipong hindi mo may expect yung mga susunod na mangyayari. Tungkol ito sa mga tao online na mag-iimbestiga sa isang taong nananakit ng mga pusa. Tungkol ito kay Luca Magnota na isang model na nagpo-post ng mga videos niya online na nananakit siya ng mga pusa. Pero ang pananakit niya sa mga hayop ay mapupunta sa pananakit niya sa mga tao at ito nga si Lin Jun. Next naman ang The Jonestown Massacre. Ito rin, sobrang nanghina ako nung nalaman ko yung case na to. Tungkol ito sa isang religion na The People's Temple na binuo ni Jim Jones. Dahil sobrang laki na nga ng religion nila, nag-decide siyang ilipat yung mga members niya sa gitna ng gubat. At dito sa lugar ito niya sapilitang babawiin ang buhay ng 909 na members ng religion niya. Ito yung title ng documentary online and ito yung channel. Next is Memories of a Murderer, The Nielsen Tapes. Tungkol ito kay Dennis Andrew Nielsen na isang brutal na serial killer. Mula 1978 to 1983, binawian niya ng buhay ang 12 batang lalaki at yung iba pinagsamantalahan pa niya kahit wala na silang buhay. Inawa niya ito lahat sa loob ng kanyang bahay kung saan nakita ng mga pulis ang iba't ibang parte ng katawan ng mga tao. Next is yung case ni Ed Gein. Si Ed Gein ay isang mabait at tahimik na kapitbahay pero ang hindi nila alam meron pala siyang tinatagong isang madilim na sikreto. Ay sa loob ng bahay niya matatagpuan ang mga bangkay ng iba't ibang mga tao. Yung iba dito ginawa pa niyang mga damit. Sa kanya rin pinagbasihan ng mga movies na katulad ng Psycho and the Texas Chainsaw Massacre. Ito yung title ng documentary kung gusto niyong panoorin pero mag-ready lang kayo. Next is Night Stalker. Tungkol ito sa mga pulis at ang pag-hunting nila sa isang serial killer. Tungkol ito kay Richard Ramirez na pumapasok sa bahay ng iba't ibang tao tsaka sila binabawian ng buhay at inaabuso. Mula June 1984 hanggang August 1985, binawian niya ng buhay ang mahigit 30 na tao sa loob mismo ng bahay nila. Isa siya sa mga pinakamasamang taong nabuhay sa mundong ito.